Hello, Soy. Kumusta? So, today ay assembly na tayo dito sa RX-T135. Ayan. So, umpisa na natin. Huwag na tayong pagpaligoy-ligoy. At una nating ilagay itong crank bearing at transmission bearing. So, tara na. So, ayan. Katulad nung sa HD3, gagamitan ko siya ng heat gun. Pumasok na yung kalahati, pero nakulangan. Ayun. Yan. So, ang size ng bearing nito ay 6205 dito sa magneto side. Yan. Tahimik. Next, itong sa may transmission. Tapos, ang size ng bearing sa sprocket side ay 6304. Ayun, nahulog mag-isa. Itong bearing na to, pupukpukin ko na lang. Baka kasi sumobra. Dito yan nakalagay. Yan. Okay. Next, pwede na nating ilagay yung crankshaft. So, ito, hanggang dito pumapasok siya. So, itong kalahati pumapasok. Ayan. Pero itong dito press fit na. So painitin natin yung bearing para pumasok siya. Ayan, mainit na. So lagyan na natin to, lagyan lang natin ng oil. Oh, yun, pasok. So ayan guys, pumasok na siya. Nakabilang crankcase, mamaya na to. So, pwede na natin ilagay yung transmission. So, ito na yung mga transmission. So, install na natin sila. So, guys, ganyan yung kanilang pwesto, no? So, ito sa clutch housing, ito sa sprocket. Tapos, guys, lagay na natin itong mga fork shift, ito, tapos itong shift cam. Lalagyan ko lang sila ng oil. So dito sa fork shift, meron tayong tatlo, di ba? So meron niyang number, ito 1H. Itong 1H dito yan sa pinakababa. Ito. Pinakababa. Tapos, itong number 3. Ayan, meron siyang number 3. Tapos, sa itaas, 3MB. Meron din 3MB. Tapos, so, ito, dito yan sa itaas. Ayan. Diba? Tapos, itong number 2, dito yan, sa kabila. Ayan. Nag-iisa lang yan dito. Tapos, pwede na nating ilagay yung shift cam. So, yung number 1 fork shift, dito yan nakalagay. Yung number 3 fork shift, ito yon, dito yan. Tapos, itong number 2 fork shift, dito yan sa gitna. So, ito sa gitna. So, ayan.
nakalagay na siya sa shift cam, tapos ilagay natin itong shaft niya dito para hindi matanggal. Ayan. Tapos yung number 1 fork shift, hindi pa siya nakalagay. So, yun. Tapos tinanggal ko lang to para mailagay ko yung number 1 fork shift. Ito number 3 dito yan. Shaft. Yun. Yun, check natin kung maandar ng maayos. Ayan, may ikot naman. Ngayon guys, nailagay na natin yung transmission, yung crankshaft. Pwede na natin ilagay itong kabilang crankcase. So, lalagyan ko muna siya ng gasket. Tapos, salpak na natin. Nailagay ko na rin yung mga bearing para mabilis tayo. Pwede na nating ilagay yung crankcase, na lagyan ko na ng gasket. Lalagyan ko muna ng oil itong crankshaft natin dito para pumasok ng maayos yung bearing. Ayan, huwag kayong magtitipid sa oil. Tapos, pwede na natin ilagay ito. Ayan, meron ng gasket. Huwag nyo kakalimutan itong mga dowel pins. Ayan. Kasi ako nakalimutan ko. Ayan. Pwede na nating ilagay yung kabilang crankcase. Tapos, baligta rin. At pwede na natin ilagay yung mga engine bolts. So guys, pwede ko na yung ilagay yung oil seal. Tapos, pwede na natin ilagay itong plate cover. Tapos, itong stopper lever. Tapos, pwede na nating ilagay itong oil seal retainer dito. Next, itong shift shaft. So next guys, kickstarter assembly dito muna. Lagay ko lang itong lock.
washer. Tapos itong gear. So, kulang na tayo ng isang washer dito. Wala na akong mahanap. Pero nung binaklas ko, wala talaga siyang washer, nawawala. Baka tinapon nung dating may-ari. Tapos itong kickstart. Dito yung stopper dito. Yun. Testingin muna natin itong kickstart kung maandar. Yun. Dapat umaakyat siya. Tapos papaikutin niya itong gear na to. Next, pinion gear. Ito muna ng bushing. Tapos itong hot moon. So, tapos itong pinion gear, meron siyang letter A. So, itong letter A, nakaharap yan sa taas. Next, itong clutch basket. So, itong washer. Tapos, bushing. Tapos, itong clutch basket. Tapos, washer ulit. At, itong clutch boss. Itong conical washer sa pinion gear, conical washer sa clutch boss. So ayan guys, ready for tightening na. Lagyan natin ng basahan to. Yan, next. So, itong clutch boss, medyo wala tayong tools dito. So, yung Y tool ko ang gagamitin. Yan. Not recommended ditong tools pero effective naman. Next, clutch plate, clutch lining, tapos yung pressure plate, clutch spring. Yon, install na natin. Unang ilalagay, clutch lining. Meron tong rubber sa gitna. Ewan ko lang sa ibang brand ng lining kung meron din silang rubber. Tapos guys, itong mga clutch plate, meron itong parang bukol ito. Hindi sila circle, meron silang bukol. So ang magiging pwesto nyan, itong una, ganyan. Kung ari, dyan yan nakaharap. Dapat yung pangalawa, hindi na nag-o-overlap sa unang bukol. Dapat naka dito na siya sa side. Tapos yung pangatlo dito na rin. Diba? Ito yung bukol na niya ngayon. Pang-apat dito na sa side na to. Ito. Ito lang yung dapat nakapatong dun sa number 1 disc. Ayan. Ayan. Bali ganyan yung magiging position nila. So, install na natin. Ayan. Sa pag-install naman nito, meron itong medyo beveled dito, yung hindi matulis.
tapos itong sa kabila matulis. So yung bevel dito yan nakarap sa taas. Tapos lining. So yung kaninang bukol nandun naka doon dito nakaharap. So dito naman yan ngayon. Tapos guys, bago natin ilagay yung pressure plate, ilagay muna natin itong push rod dito. Yan. Itong pressure plate na naman. So ito, meron din itong tamang pagkakalagay. Kita nyo ba itong? So yan, meron tong arrow. So dito sa clutch boss, meron ding arrow. Dapat magkatugma sila. Ayan. So, ito yung arrow ng clutch boss. Ayan. Tapos, ito yung arrow ng pressure plate. Pwede na natin ilagay yung clutch spring. Kakalsuhin ulit natin ang basahan. So pwede na natin ilagay yung cover. Pero yung cover ko hindi ko pa napinturahan. Pipinturahan ko pa yun ng silver. So una na natin ilalagay itong head natin. Tapos huli na yung mga cover. So pero bago yun, ilagay muna natin yung mga oil seal sa kabilang side. Ngayon pwede na natin ilagay yung mga oil seal sa sprocket, sa clutch, sa shift, sa crankshaft. So bago ko ilagay yung oil seal dito, ilalagay ko muna itong maliit na ball bearing. So lalagyan ko ng konting grasa ito para hindi mahulog kapag nilagay ko yung clutch cover. So itong push rod. Syempre itong oil seal. So ayan guys, kahapon di ko siya natapos kasi ginabi na ako. Bago natin ilagay itong block at piston, sukatin muna natin yung piston ring end gap para ma-check natin yung clearance, ano. So dapat ang clearance natin pasok sa 0.25 mm to 0.45 mm. So kapag lumagpas na siya sa 0.45 mm, baka rebo rin na yung block mo or yung piston ring na yung palitin. Lalagyan ko muna ng oil yung piston ring. Uy, sumabra. So ito yung gap. Tapos itulak natin sa piston para magpantay. Ayan. Mga at least 10 mm magmula sa taas. Ayan. Una kong gagamitin
ay 0.25 millimeter. Ito yung pinaka minimum. 0.25. So, pumapasok, maluwag. Tapos, dahil maluwag ang 0.25, 0.30 naman ngayon. Pumapasok pa rin, medyo maluwag. So, itong 0.40 naman. Ayun. So, itong 0.40, hindi na siya makapasok. So, nasa gitna siya, 0.30. Gagamitan ko siya ng 0.35. So, dadagdagan ko lang siya ng isang 0.05 na filler gauge. Ayan. Bali, dalawa sila. Wala akong 0.35 na buo. So, ito. Saktong-sakto, 0.35. Meron na siyang konting drag. Tapos, yung 0.40 hindi na pumapasok. So, 0.35 yung piston end gap natin. Nasa gitna siya. Pasok siya sa recommendation ng service manual na 0.25 to 0.45. So, pasok itong unang ring natin. Itong pangalawa naman. So, itong pangalawa, pareho lang nung una. 0.35 din. Ngayon, pwede na nating ilagay yung piston. So, ito yung piston natin. Lalagyan ko muna ng sear clip itong kabila. So, ayan. Nalagyan ko na siya ng sear clip sa kabila. So, meron din tong arrow. Ibig sabihin ng arrow is exhaust. So, nandito yung exhaust port natin. Meron na akong bagong piston pin. Tapos, itong bearing. Ngayon, itong piston na. Tapos, itong sear clip. Lagay ko na pala itong mga piston ring. So, sa paglagay ng piston ring, dapat yung end gap nandito sa ring guide dito sa pin. Ayan. Katulad dun sa HD3, di ba? So, pwede na nating ilagay itong base gasket. Papahiran ulit natin yan ng grasa. So guys, ang next ay itong cylinder head. So ilagay muna natin itong head gasket. Tapos itong cylinder head na.
itong spark plug. So, and guys, ang next, itong reed bulb. So, itong reed bulb ko, na-set ko na yung stopper height. Kasi itong stopper, meron yung adjustment dapat na sinusunod. Ang height niyan is 9mm. Tapos, naka-open yung mga petals ng 0.2mm. Ayan. Konting-konti lang. So, ayan guys. So, yung mga cover na lang at yung oil pump natin. Tapos, ilagay na natin yun. Tapos, paandarin na natin agad for start. So, ayan guys. Ilalagay ko na itong oil pump natin. Ito, bagong paint. So, ang ginamit kong paint ay Samurai High Temp Silver. So, tatanggalin muna natin itong gear natin. Plastic gear sa oil pump. So, ayan. Tapos, meron pang stopper. Maglalagay muna tayo ng oil seal dito. Tapos, lagyan natin ng oil yung oil seal. Tapos, meron tayong gasket dito. So, itong oil pump, dito siya papasok. Lagyan ulit natin ng grasa ang gasket. Tapos yung mga bolts. Tapos itong likuran. So, lalagay natin itong stopper. Tapos itong gear. Tapos itong lock. Tapos guys, itong Kickstarter oil seal. Ayan. So guys, ito na ang ating gasket. Nalagyan ko na ng grasa. So, meron tayong dalawang dowel pins dito. Ayan. At dito, meron din isa. Ayan. So, meron din tayong cover dito. Ayan. Ngayon guys, pwede na nating ilagay itong stator coil. So, tatanggalin ko ulit to para ilagay itong wire holder. Tapos, magneto. Itong kunya muna. Lagay na natin itong cover. So, babaklasin ulit natin yan kapag pinaandar natin. So, ayan guys, natapos din natin. Try natin siyang i-kickstart.
Ayan. Nasira yung lamesa ko. So, ayan. Dahil nasira yung lamesa ko, dito muna tayo sa case. Ayan guys, ayos. So, ayan guys, nilagay ko muna siya para paandar rin. So, testingin natin kung maandar. So, meron na siyang gas. 2-stroke oil, meron na rin. Maandar naman yung mga gears. So, 1 to 4, okay. So, hindi ko pa siya matitesting. Kasi itong chassis natin, walang shock. Ibabalik na namin ito sa dual shock. So, break in muna. Tsaka na yung road test, ha. So ngayon, konting tono na lang sa carburetor, tapos okay na. Okay naman ang minor eh. At napakatahimik ng makina. Maingay lang yung tambucho kasi may butas yun eh. So, ayun guys. Hanggang dyan muna tayo. At umaandar na siya. Maganda naman yung minor. At kita-kita sa susunod na vlog.